Wala yung isang enjoy kala. Tama ba? Yung pinakamaganda sa kanyang anak. At ngayon ay nandito tayo sa Lopez Haina Street sa Barangay Sumilang para po sa selebrasyon ng kanilang Carless Sunday. At kaugnay nito ay mayroon pong isinasagawang Zumbalo solo na ito po ay inisyatibo ng kanilang kapitana na si Kapmay Gomez. Ngayon ay kasama po natin siya at siyang kakapanayamin. Good morning, Kapmay! Good morning! Salamat sa pagpunta. Opo, kasi every Sunday, kasabay ng Carless Sunday ninyo, iba-iba activities yung ginagawa. Mm-hmm. Last Sunday, we had the yung PWD, pwedeng-pwede. Mm-hmm. At maliban po dito sa inyong Zumbalo, I heard yung inyo pong mga participants ay bibigyan niyo po ng isang handog. Yes. Ano po ito? Mga goodies, like yung malaking sabon, iba-iba. Mm-hmm. Ano pa po ba yung gagawin ni Kapmay para sa mga kabarangay? Every Sunday, I make it a point na magkaroon ng activity for every sector. Mm-hmm. Like sa next Sunday, I'm planning to have the parang sa mga LGBT, mm-hmm, sumbakla. Okay. Ayan, yung mga ganon. Wow. Niloloko ko, sabi, paano kami magaganda? Ako, sige, sumbakulaw. Pero yung make it sure po talaga na lahat ng kabayan, yes, mula sa iba't ibang sector, mm-hmm, ay makakasama. Yes, kasi siyempre hindi pwedeng yung yung basta attend lang. Uh-huh. Kailangan i-recognize natin yung different sector ng yun ng ng barangay ko. Kasi mas appreciative sila sa ganun. Mm-hmm. May message na lang po kayo para sa mga kabarangay ka. Salamat sa lahat kasi alam mo overwhelmed ako kasi yung feeling, yung ramdam ko yung pagmamahal nila. Kaya sabi ko hindi pwedeng matapos ang Carless Sunday kasi sabi nila, pinaka the best na Carless itong sa amin. Mm-hmm. So, syempre, kailangan I have to live with that, yun yung expectation sa amin. Kailangan mas i-uplift ko pa. Okay. Congratulations po. Thank you. At ayan nga po si Kapmay Gomez, ang kapitana ng Barangay Sumilang. At hiningan lang natin siya ng konting impormasyon tungkol dito nga sa kanilang mga ginagawang activities. At may binabanggit si Kapmay, si nanay po daw ay hindi lumalabas ng bahay, lagi lang nasa loob. Pero dahil nagkaroon ng Carless Sunday, ng daan na malalakaran. Magandang araw na. Ay, mabuti na. Ano pang pangalan nila? Jose Pachua. Opo. At nagugustuhan niyo po na meron pong araw na pwede kayo maglakad dito, wala mga sasaklan. Opo. Ano pong masasabi niyo dito sa ganitong klaseng programa ng local government at nila Kapmay? Masaya po. So na-exercise na sa inyo? Talaga nakahiga lang siya, nandun lang siya. Pero nung nakita ko siya last Sunday, tuwan-tuwa siya. Have ko, just imagine, for so many years, nandun lang siya. And because of Carless Sunday, nagawa niyang malakad from that point to that point. Oh, so meron siyang exercise. Yes! Ang dami. Yes. Maraming salamat, Kap. Thank you, Nanay. At ayan nga yung isang magandang dulot ng Carless Sunday. Si Nanay daw po ay matagal na nasa bahay lamang, hindi daw lumalabas. Dahil nga dun sa kanyang kalagayan. Pero dahil nagkaroon ng chance na sinasara nga itong Lopez Haina at may lugar na para sa mga bawat individual na umikot, maglakad, maglaro, lumabas na nga si nanay at ginamit na itong oportunidad na ito na gawing exercise, no? Dito na siya naglalakad tuwing Linggo. At mabalik tayo doon sa ating Zumbalo at ito ay dinaluhan ng mga biudo at biuda at mga solo parents at ayon nga kay Kapmay, ginagawa niyang mas interesting bawat Linggo ng Carless Sunday na maisama niyang iba't ibang sektor para na rin na ma-enjoy yung benefit ng Carless Sunday at ng Zumba activities na isinasagawa. Ito pong Carless Sunday ngayon ay ang 11th Carless Sunday para sa Barangay Sumilang at
patuloy na gagawing interesting ni Kapitana itong bawat linggo. At sa darating nga daw po na linggo, LGBTQIA+ naman ang sektor na isasama niya para sa activity na ito. Ito ay nagsimula kanina alas 7 na umaga hanggang alas 9 po ito dito sa Lopez Sinus Street. Mula sa Barangay Sumilang, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.